Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan, mga mahal kong kamundo. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Sandali lamang mga iyo. Kaya nyo bang imaneho yung aking puting kabayo? Kung kaya nyo, gamitin nyo siya upang mabilis kayong makarating sa inyong pupuntahang isang magtutuba, ang dinig naming medyo pasigaw na pagkakasabi sa amin ni Mang Ambrosio o sa aming tatlong magkakapatid. Sumagot naman taagad kami at sinabi naming maglalakad na lamang kami. Dahil sa ang totoo niyan, Sir Jess, ay hindi kami marunong magmaneho ng kabayo. Masayang masaya kaming tatlong nagkwikwentuhan habang kami ay naglalakad papuntang tahanan ni Tatang Badong. At medyo malayo-layo din ang kanilang tahanan sa aming bahay. Subalit nang kami ay papalapit na sa kanilang tahanan, may natanaw kaming apat na mga mamang nasa labas ng kanilang tahanan. Nakatayo ang mga ito at kausap nila nang seryoso si Tatang Badong. Kami ay nagtatakang nagpatuloy sa aming ginagawang paglalakad papalapit sa kanila kung saan ay kami ay nagtataka kung sino ang apat na mga mamang yon. At ang isa pa sa kanila'y nakita naming kinikilatis nito at sinisipat ang isang nakataling panabong ni Tatang Badong. Tama, naririto pala ang tatlong mga anak ni Kano. Mga iho, parito kayo at may importanteng sasabihin sa inyo ang mga taong ito. Ang dinig naming pasigaw na pagkakasabi ni Tatang Badong sa amin at nang kaming tatlo ay nasa kanilang harapan ay, Ama, iyo. Ako nga pala si Timoteo. At ang dalawang ito ay ang aking mga pinsang si Agosto at si Gaudoso. At kami ay nanggaling pa sa aming probinsya. At itong nasa aking likuran ay isa sa aking kakilalang taga rito mismo sa inyong bayan. Mga iho, kumusta na nga pala ang kalagayan ng inyong amang si Kano? Sinagot ko naman kaagad ang tanong sa akin na yon nang mamang nagpakilalang si Mang Timoteo. At sinabi kong maayos na ang kalagayan ni Itay, subalit hindi ko alam sa aking sarili kung bakit pakiramdam ko'y merong kargadang kabal o mutya itong si Mang Timoteo at maging ang isa pa sa kanyang tatlong mga kasama. At malakas ang aking kutob na mga sabungero ang mga ito. Salamat naman kung ganoon mga iyo. Ama, maaari ba kaming sumama pabalik sa inyong tahanan? Dahil gusto naming makausap ng personal ang inyong ama. Walang pag-aalinlangan naman akong pumayag sa nais niyang mangyaring yon. At pagkatapos naming magbigay kay Tatang Badong ng perang bayad at makuha ang tatlong galong tubay, magalang kaming lahat na nagpaalam at nagpasalamat kay Tatang Badong. Sa bungad pa lamang o labas ng aming bakuray, kumahol na kaagad ang aming alagang asong si Tagbi, dahilan upang halos magkakasabay-sabay na napalingon sa aming direksyon ang grupo nila Itay. At silang lahat ay nagtataka kung sino ang aming mga kasamang nasa aming likuran. Pinapasok agad kami ni Inay Estela kasama si Itay Kano at pagkatapos ay, Magandang araw sa inyo, Kano. Masaya kami at nakita ka naming maayos ng iyong pakiramdam. At pagkatapos na sabihin yon ni Mang Timoteo sa kanyang kaharap na si Itay Kano, ay ipinakilala niya kay Itay ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama. Pinapasok ka agad sila ni Itay sa aming sala upang doon sila maayos na makapag-usap. Kung okay lamang ba sa iyo na ibangga namin sa iyong Malagintong panabong ang aking sinyaladong ugis Kano at ang panuksukang panabong ng aking pinsang si Agosto, dinig naming sabi ni Mang Timoteo kay Itay. Payag na payag ako, Timoteo, sa gusto o gusto mong mangyaring yan. Dahil sa ang totoo'y matagal-tagal na rin walang nakakabangga ang aming Malagintong panabong, sagot sa kanila ni Itay Kano. Kung kanoon, ay maraming salamat sa iyo, Kano. Paano? Kailan ba natin paghaharapin ang ating mga panabong? Ang tanong pang muli sa kanya ni Mang Timoteo. Kayo na ang bahala kung alin sa inyong dalawang mandirigmang mga panabong ang mauunang gusto niyong ibangga sa aming Malaginto. Pero, kung sakasakali mang magtagumpay si Malaginto, ay yung isang natitiran niyong panabong ay sa susunod nating linggo pagharapin. Ang malinaw na paliwanag sa kanila ni Itay. Maraming salamat sa iyo, Kano. Paano?
Salamat sa mainit na kaping inihanda ng iyong asawa para sa amin, Pinsang Timoteo, Pinsang Gaudoso, at pare, tayo na. Babalik na lamang tayo dito ngayong darating na linggo. Ang sabi pa ni Mang Timoteo sa kanyang tatlong mga kasamang yon, pagkaalis ng mga ito'y inilahad kaagad at ipinakilala ni Itay sa kanyang mga nag-iinuman at nagkakasiyahang mga kaibigan ang pangalan at sadya ng mga ito. Anong masasabi mo sa kanila, paring Pedro? Ang tanong ni Lolo Berhil sa kanyang katabing nakikipag-inuman na rin na si Lolo Pedro. Ganoon din ang kanyang dalawang mga apo. Sinubukan nilang uminom dahil sa sobra-sobrang saya para kay Tay Kano. Dalawa sa kanilang apat ang nararamdaman kong may iniingat ang mutyang pampaswerte sa sabong. Yung Timoteong binabanggit mo kay Bigang Kano at yung pinsan niyang Agosto ang pangalan. Hindi ako sigurado, pero iyon ang nakikita at nararamdaman ko nang sila ay aking makita kanina. Ang singit at bigla ang pagkakasabi nitong si Mang Ambrosio, kung saan ay siya na ang sumagot sa tanong na yun ni Lolo Virgil sa kanyang katabing si Lolo Pedro. Hindi ko na pala kailangan pang magsalita o magpaliwanag, paring Virgil. Dahil sa ang mga sinabi nitong si Ambrosio, iyan din sana ang isasagot ko sa iyo. Nagtawanan silang lahat at napuno ng mga masasayang sandali ang kanilang paghaharap-harap sa inuman, dahil nang sinabi yun ni Lolo Pedro ay hindi na ito mahitsurahan, yung tipong masasabi talagang hindi ito sanay na uminom ng tuba dahilan upang maging siya may natawa rin sa kanyang sarili at ng kanyang dalawang mga apong sina Zacarias at Ezekiel. Ganap nang mag-aalas 12 noon nang sila'y magpasyang ihinto na ang kanilang pag-iinuman upang magsalo-salo kaming lahat na kumain sa silong ng malaking punong santol na nasa gilid ng aming bakod. Magkakasalo-salo kaming lahat noon na kumakain. Budol fight kung tawagin sa ating panahon ngayon, kamayan ng Sergies, dahil sa merong tatlong naglalakihang isda, ang inihaw ni Inay Estela at ng aking dalawang kapatid. At ang kanin ay nakapatong sa pahabang mesang nilatagan namin ng mga dahon ng saging. Masaya kaming lahat noon ng mga pagkakataong yon. Subalit, magandang tanghali sa inyong lahat, mga kaibigan. Dinig naming boses at nanggagaling yon sa labas ng aming bakuran. Kasabay naman noon ay ang pagkahol ng aming alagang asong nagngangalang si Tagpil ng sunod-sunod at agresibong-agresibo ito. Sa labas ng aming bakuran ay nakita namin ang limang mga kalalakihan o mga mamang pare-parehong nakasuot ng sambalilong pabilog at gawa sa abaka. At gawa o yari sa abaka, nakasuot ng mga kasuotang balot na balot ang kanilang mga katawan dahil sa makikita ang mga itong nakapantalong kulay itim at kamisetang ditsinong kapareho ng kulay ng suot nilang pantalon. Yung tipong sila ay takot na takot na masikatan ng araw. Pansamantalang inihinto ni Itay ang kanyang dapat na sana'y isusubong kanin at ulam, at naghugas muna ito ng kanyang mga kamay. Kasunod ay nagpaalam siya sa aming lahat na kanyang pagbubuksan ng pintuan ang limang mga bisitang alam naming lahat na sila'y mga sabongero. Nasabi ko yung Sergies dahil sa ang isang mamang tumawag kanina at nagsalita ay nakita naming may hawak itong isang napakaitim na panabong. Isa itong kasilihing purong itim ang kulay ng kanyang balahibo. Itim ang kanyang paa at pinaghalong kulay pula at itim naman ang kanyang tirik na palong. Ganoon din ang kanyang lambi. Patuloy pa rin sa pagwawala at agresibong-agresibong pagkahul ang aming alagang si Tagpil na para bang hindi tao ang kanyang kinakahul. Subalit habang sinusundan ng aking mga mata ang nooy naglalakad na si Itay Kano, ay bigla na lamang akong merong naalala noon. Dahil teka lamang, si Mang Timoteo at ang kanyang tatlong kasama, sila yung mga mamang nakita ko sa gilid ng sabungan noong mga panahong laban ng aming malaginto.
at nang naturang tukong nabulik nila Mang Pilisiano. Kung ganoon, sino ang limang mga mamang ito? Magandang tanghali sa inyo. Pumasok muna kayo sa loob ng aming bakuran para makasalo namin kayo sa aming tanghalian. At yung inyong sadya sa amin ay mamaya na natin pag-usapan, sabi ni Tay Kano sa kanilang lima. Subalit, hindi na mahalaga pa ang kumain kami. Dahil lang totoo ka na, di ba't yun ang pangalan mo? Naparito kami upang sabihin sa iyong gusto naming ibangga itong aming kasilihing itim. Iyon ay kung papayag ka. Ang sabi ng mamang may hawak na kasilihing panabong, sinagot naman kaagad siya ni Itay Kano at sinabi niyang, pagdating sa bagay na yan o usaping ganyan, ay hindi po ako maaaring tumanggi. Pero sigurado ba kayong ayaw niyong pumasok sa loob ng aming bakuran? At saka kung mamarapatin sana ninyo'y, gusto ko muna sanang malaman kung ano ang mga pangalan niyo. Sa sinabing yun ni Itay sa kanila'y, nagkatitigan ang mga ito sa isa't isa. Subalit, kapansin-pansin ka Itay, ang amoy o singaw ng katawan ng mga ito, dahil sa parabang ang langsa ng kanilang katawan, mabaho at parang amoy na galing sa nabubulok na karne. Hindi lamang yun, Sir Jess, sa tuwing tinititigan niya ang mga ito, mata sa mata, ay inililihis ng mga ito sa ibang direksyon ang kanilang mga paningin. At heto pa, ayon kay Tay Kano, naglalaway ang mga ito na parabang nakakaamoy ng masarap na putahing ulam, dahil sa nakikita niya ang bawat isa sa kanilang maya't maya ang punas ng kanilang mga bibig. Hanggang sa maibaling niya ang kanyang paningin sa hawak nitong kasilihing panabong, at do'y nakita niyang kulay pula ang mata ng kasilihing panabong na yun. Ako si Hogo, isang sapungerong dayo sa bayang ito, at naninirahan kami sa kabilang bayan. At itong apat kong mga kasama'y mga pinsan kong buo, mga pinsan kong mga sapungero. Pero alalay ko lang sila o kasakasama saan mang sabungan ako pumunta. Sa tuwing may mga nababalitaan akong mga sabungerong katulad mo na may isang nakakamanghang panabong na isang malaginto. Sagot ng mamang kaharap ni Itay at nagpakilala sa pangalang si Mang Hugo. Samantalang kapansin-pansin na noon ang dalawang magkatabing kumakain na si Lolo Berhel at Lolo Pedro, dahil parang hindi mapakali ang mga ito habang ang kanilang mga matay nakatuon sa limang mga mamang yon. Ganoon ba? Kaya pala ay bago lamang sa aking paningin ang inyong mga amoy, ang inyong mga itsura. Ama Hugo, yung kasilihing panabong mo at ang aking panabong na si Malaginto ay sa ikatlong linggo na lamang natin pagharapin. Dahil sa ngayong linggong darating at sa susunod na linggo ay may makakabangga ang aming Malaginto. Dalawang mga panabong na katulad nyo, pag-aari din ng mga sabongerong dayuhan at nanggaling pa sa ibang mga probinsya. Sa sinabing yan ni Itay sa mamang si Mang Hugo, ay bigla na lamang tumaas ang kilay nito na parabang hindi niya nagustuhan ang sinabi sa kanya ni Itay, dahil talagang ang masyadong malaki ang tiwala mo sa inyong Malagintong panabong na yan, Kano. At parabang minamaliit mo ang kakayahan nitong aking dalang panabong. Huwag kang kanyan, Kano, dahil hindi mo alam kung ano ang kayang gawin nitong aking panabong sa iyong Malagintong yan. May diin at makahulugang pagkakasabi ni Mang Hugo kay Itay. Hindi naman sa ganoon, Hugo. Sila kasi ang naunang pumunta dito sa aming bahay. Kaya naman ay sila o ang kanilang mga panabong ang bibigyan ko ng prioridad. At saka syempre, alaga ko at pag-aari ko si Malaginto. Kaya naman ay normal na malaki ang tiwala ko sa kanya. Ang sagot pa ni Itay Kano kay Mang Hugo. Nang puntong yun, Sir Jess, ay paisa-isa nang lumalapit sa kanila o kinaitay Kano ang mga kaibigan ni Itay, dahil sa parabang iba na ang tabas ng pananalita nitong si Mang Hugo, dahil sa parang nakakalalaki na ito, lalo na't
Nakita pa naming lahat na pangisi-ngisi na para bang nakakaloko kay Tay Kano ang apat sa kanyang mga kasama. Bahala na Kano. Basta't ngayong araw ng Linggo ay babalik kami dito sa inyong baryo. Lalo na sa inyong sabungan, dala ang aming panabong na ito. At pagkatapos na sabihin yon ng salbahing si Mang Hugo kay Itay, ay bigla na lamang itong pumormang para bang ihahagis niya papasok sa aming mga nakataling mga panabong ang kanyang kasilihing panabong na yon, dahilan upang Teka lamang, anong binabalak mo, Hugo? Pasigaw na pagkakasabi ni Itay, mabilis namang lumipad papasok sa loob ng aming pakuran ang kanyang kasilihing panabong na yon. At pagbagsak nito sa lupay, pumustura kaagad itong brusko at nakakatakot kung titingnan. Bahagya pang nakalaylay ang kanyang dalawang tigmagkabilang mga pakpak at kanyang pinakikiramdaman ang paligid ng aming pakuran. Huwag kang mag-alala, Kano. Ha, 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 ha. Ipinakikita ko lang sa inyo kung gaano kabrusko ang aming panabong na yan. Ha, 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 ha. Ang may pang-aasar na pagkakasabi ni Mang Hugo kay Itay, subalit, diyan ka nagkakamali, Hugo. Dahil sa alpas sa mga pagkakataong ito, ang aming alagang si Malaginto. Sagot sa kanya ni Itay Kano. Sagot sa kanya ni Itay Kano. Ha, 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 ha. Ganon ba, Kano? Idi, maigi. Dahil sa ating makikita ngayon kung sino nga ba talaga ang tunay na hari ng sabungan. Ha, 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 ha. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Hugoy, siya namang paglitaw ni Malaginto sa gilid ng aming tahanan. Bagay na nagdulot ng katahimikan sa paligid ng mga oras na yon. Naudlot ang malatimonyong tawa ni Mang Hugo at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang Noy. Higit na mas brusko kung titingnan si Malaginto kung ikukumpara sa kanyang kasilihing panabong, dahil sa makikita na si Malagintong paisa-isa nitong inihahakbang ang kanyang mga paa papalapit sa nasabing kasilihing panabong. Hinarap naman siya ng kasilihing panabong at pinakikiramdaman kaagad nila ang bawat isa kung sino ang mauunang aatake. Napalitan ng matinding pangamba ang Nooy Hitsura ng limang sinamang Hugo. Ang Malagintong yan ay ang nauutal na pagkakasabi ni Mang Hugo, sabay tingin niya kay Itay Kanong Nooy na kangisi na sa kanya ng makahulugan. Oo, Hugo, ang Malagintong panabong na yan ay ang totoong hari ng sabungan. Kaya naman ay habang maaga pa at hindi pa silang dalawa nagbabakbakan, ay damputin nyo na ang inyong panabong na yan, dahil dalawa lang ang maaaring mangyari sa kanya. At alam kong alam nyo na kung ano yon. Maswerte kayo, Hugo, kung yung inyong panabong na yan ay tumakbo. Pero malas kayo pag yan ay nagpilit na patayin si Malaginto, ang sabi ni Itay Kano sa kanila. At nang puntong yon ay tila ba'y nagkabalit na ang sitwasyon, dahil sa makikita ng nakangisi ng nakakaloko si Itay Kano sa kanilang lima, nang bigla na lamang tumalon at inatake ng kasilihing panabong ang Noy, hindi gumagalaw at nakatayong si Malaginto. Pagbagsak nito kay Malaginto ay isang malakas na pagpalo at pag-atake ang ipinagkaloob ni Malaginto sa kanya. Sa lakas noon, Sir Jess, ay dumistansya palayo kay Malaginto ang nasabing kasilihing panabong. Pagbagsak nito sa lupa'y pumihit kaagad ito at hinarap si Malaginto. Subalit nagitla ito nang makita niyang papaluin na ulit siya ni Malaginto. Nangalat kaagad sa paligid ang mga maiitim na balahibo ng kasilihing panabong na yon. Kasabay ng kanyang paglagapak sa mga kawayang siyang nagsisilbing bakod sa aming tahanan, formado at kalmadong kalmado lamang si Malaginto, na parabang sinasabi nitong sisiw lang ang panabong na kanyang nakakatunggali. Muling pumustura na parabang papasugod ang kasilihing Noy, hinihingal na at nanghihina. Kasunod ay muli itong tumalon at inatake si Malaginto, subalit hindi na siya hinayaan pa ni Malagintong makalapit sa kanya, dahil mabilis niyang sinalubong sa ere ang kasilihing panabong. At kagaya ng inaasahay, nagpalitan kagad sila ng pagpalo gamit lamang ang kanikanilang mga tahin.
Kitang-kita naming lahat na di hamak talagang mas mabilis si Malaginto sa paraan ng pagpalo sa kasilihin, at hindi kami nagkamali doon dahil nang bumagsak silang dalaway, tumayo kaagad ng tuwid at ni hindi man lang hinihingal ang aming alagang si Malaginto, samantalang ang kasilihing panabong ay bulag na ang kanyang dalawang mga mata at makikita itong tumatakbo kung saan saan. Tinakma kaagad yon ang isa sa mga kasama ni Mang Hugo, at pagkatapos ay, "Walang iyak ka no! Anong klaseng panabong ba yung Malaginto niyo, ha?" At para bang katulad yan ng isang panabong na usap-usapang isang inkantado. Iritado at pasigaw na pagkakasabi ni Mang Hugo kay Tay Kano, "Shout out po at maraming maraming salamat po kay Kuya Arms Whitey, kay Nanay Linda, at kay Nanay Lokoring. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating munting channel na ito. Shout out po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Yamata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss GC Mata. Shout out po kay Mama, shout out po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Riyadh. Shout out po sa mga taga North Caloocan at Duran Family. Shout out po kay Boss Laguda Erle. Shout out po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma'am Marilyn Diaz, at sa kanilang mga anak na si Boss AJ Diaz, Mirasol, Andro, Myra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss. Shout out po kay Nanay Lokreng ng Iloilo. Nanay Lokreng, maraming maraming salamat po sa inyong palagi ang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shout out po kay Boss Leonard Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot, Libmanan, Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Edin Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na Ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hicap, kay Boss G. Samudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowe Orolpo, kay Boss Solomon Belleta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapples, kay Ma'am Pei Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Raimundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,